So guys, 15B po, final part po ng bagong content ko na to na life lesson, life coach, life motivation, POV na rin po. To God be the glory po talaga. Thank you so much po sa inyong lahat na makakakita at magtatry magtapos ng bawat part ng bagong content ko na to. Hari nawa po, umpisahan niyo po mula part 1 hanggang final part. Final part na po to, 15B. So, God bless us all po. Thank you so much po to each and everyone na talagang magtatapos ng content ko na to. Sigad na po ang bahala sa ating lahat, guys. Patuloy-tuloy po tayong magtiwala at magpakita ng faith at pagmamahal, ng tapat na pagmamahal. At patuloy-tuloy po nating tahakin ang trajectory, ang motivation na talagang nandun sa Creator natin at sa Kanyang bigatin, Son. Panghawakan po natin yung mga pangako sa atin, yung mga banal na salita na talagang magtutuwid sa ating lahat, na magbibigay talaga sa atin ng napakagandang motivation habang tayo po'y malakas pa, habang tayo po'y buhay pa, habang hinihintay po nating lahat talaga ang dakilang pagliligtas niya sa bawat mapipili niya, sa dakilang araw po ng ibubuhos na ng Panginoon yung salvation niya. Kasi lahat po talaga guys ng maliligtas ay aalisin niya muna para hindi na po natin makita yung masasama pang mangyayari sa mundong ito. Amen. Sana nga po talaga guys sama-sama tayong lahat. Patuloy-tuloy tayong umasa at maghintay sa salvation po talagang nakalaan para sa lahat ng pipiliin ng ating Creator pagdating po ng takdang panahon, ng takdang araw at oras na Kanyang ibibigay sa Kanyang mga pipiliin, sa lahat ng chosen. So ito nga pong content ko na to, ang context po nito ay talagang tungkol po ito sa Beatitudes. Bale, ang sinabi ko lang po yung mga importante, yung mga mahalaga. So ito pong isa sa pinakamahalaga din po ay yung pong nangyari kay Judas Iscariote. Bali, nagpakaaligaga po siya. Talagang nung mga umpisang-umpisa po, nagpakita po talaga sa ating Panginoon na mahal niya ang ating Panginoong Jesus. Na talagang yung pong pagpapaalam niya sa kanyang kapatid, sa nag-iisa niyang pamilya, na ginawan din po ng isang dokumentary ngayong generation natin, na parang inalay po talaga ni Judas Iscariote yung natitira pang panahon niya. Kasi ang buhay niya po, siyempre ang Panginoon nga po, ang infinite God nga po natin, ay nakita na po niya yung past, present, and future ng isang human being. So parang ang pagkakaintindi ko po talaga, ang context po talaga ng pagpili ng Panginoon sa lahat ng apostol niya, iniligtas niya po sa anumang kinalalagyan ng isang specific na apostol niya sa kanyang kasalanang ginagawa niya nung particular time na yon na kinuha siya ng ating Creator para maging isa sa 12 apostol niya. So isa po doon si Judas Iscariote. So si Judas Iscariote po ay nakatanggap talaga ng pagkakataong siya'y naging chosen. Nakatanggap po talaga siya na siya'y pinili. Kaso nga po nung kalagitnaan po nanghina po siya, pinanghinaan po siya ng faith niya sa ating Panginoon kasi nagpatukso po siya sa bulong ng masama. Kaya po ang nangyari, ang naging siste po ng ending ng pagliligtas ng ating Panginoon kay Judas Iscariote ay parang nagkaroon po ng nonsense, naging in vain po. Kasi nga po, nagpadaig po si Judas Iscariote sa tawag ng kanyang laman. Nagpatukso po siya sa pera. So yan po ang isa sa pinakamagandang, parang pinakaisang magandang lesson na nangyari po sa New Testament. Napakamarkado po nang nangyari kay Judas Iscariote. So guys, nung pag-cleanse pong ginawa ni Judas Iscariote dun sa mga dokumentaring lumabas nitong mga ginawa nga pong dokumentary nitong huling generation natin, ay makikita natin. Nandun po yan sa iba-ibang platform. Kayo na po ang bahalang mag-research. Nagbibigay po yan ng lesson. Tumawid po yan, guys. Tumawid po yan hanggang ito sa huling generation ng humanity. Na kailangan po talaga, kapag ka po tayo nagbalik loob na sa Panginoon, nag-cleanse na tayo, nag-purge na tayo
tinalikuran na natin yung mga maling gawain natin. Dapat po magtuloy-tuloy tayo para hindi po mawala ng saysay ang pagsama at pagtalima natin sa salita ng ating Creator. Kasi ang sabi po kasi nung matutuwid na mga ngaral, pati po sa Holy Scripture, kailangan po magtutuloy-tuloy tayo. Hindi po pwedeng hihinto tayo. Kailangan po pagsikapan natin. Kailangan po talaga kapitan natin yung kanyang motivation, yung motivation ng ating Creator. Kasi kapag ka po bumitaw tayo, kapag ka po humiwalay tayo, babalik po tayo sa dating buhay natin. Ganun po ang nangyari kay Judas Iscariote. So sana po talaga, talagang maging lesson yan sa ating lahat. Pati po sa mga pinapahalagahan nating mga kamag-anak natin. Sana po talaga magtuloy-tuloy po tayong basahin na po natin ng paulit-ulit ang love letter ng ating Creator. So guys, sana po umpisahin niyo po mula part 1 ang content ko na to. Kasi kahit papaano po, talagang ako po, may personal ko pong POV, pinipilit ko po, sinisikap ko po talagang makapagtawid ng maliit na booster, ng maliit na motivation, na magpapabago po, na magdadagdag pa po ng kapit natin sa ating Panginoon, sa ating Creator at sa kanyang bigatin saan. So guys, ang nangyari po talaga kay Judas Iscariote, para po talagang na-useless po ang pagsama niya, ang pakikinig niya sa beatitudes ng ating Creator. Parang nakakalungkot po kasi po ang kinahantungan po na sobrang guilty nga po siya. Naitawid ko na po to guys, sana po sa makakakita kung gusto niyo pong pasalan ng profile ko. Nandiyan po 'yan sa mga hanapin niyo po yung kasama po diyan yung WWTH, yung ito pong mga previous na part, nandyan po si Judas Iscariote. So guys, thank you so much po talaga. Sana po talaga lahat ng part nitong bago kong life coach, life motivation at POV na rin po, ay makapaghatid po ako ng maliit na booster na magdadagdag pa po ng faith natin at pagmamahal natin sa ating Panginoon at sa kanyang bigatin saan. Pagtibayin po natin guys, araw-araw po tayo magpray, araw-araw po tayo tumawag sa kanya, upang hindi po tayo madala ng apostasy na kumakalat na lumalaganap globally. Maging alerto po tayo guys, kasi any moment po talaga pwede pong may mangyaring kakaiba. Pwede po talagang, kasabi nga po ng ating Creator sa kanyang love letter, maliban na hindi napaigsiin niya, wala na po siyang maaabutan. Paiigsiin po talaga ng Panginoon yung tribulation, yung great tribulation. Kaya pag kumapit po tayo sa salitang yan ng ating Panginoon, pilitin po natin guys na gumawa pa tayo ng gumawa ng kahit maliit na maitatawid nating good deeds sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Dagdagan na po natin ang dagdagan guys, kasi napaka-fragile po talaga ng buhay natin dito sa mundong ito. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat na madadaanan ng content ko na to. Sana po talaga umpisahan niyo po mula part 1 hanggang final part. Final part na po to, 15B ng life lesson, life coach, life motivation na ginagawa ko. To God be the glory po. Ingat po tayo palagi. Be steadfast in your faith to our Creator. Pagtibayin po natin, panghawakan po natin talaga ang salita ng ating Panginoon. Kasi powerful po yan. Yan po ang weapon natin, panlaban natin sa lahat ng apostasy, sa lahat ng deception, sa lahat ng materialism na lumalaganap globally. Mag-pray po tayo palagi. Guys, lagi po nating hilingin sa Panginoon na talagang tayong lahat ay mapasama sa mangyayaring pagpili niya sa mga chosen na itatago niya po para hindi na po natin maranasan yung mga masasamang pangitain, pangyayari dito sa last generation ng yan ng humanity. God bless us all po and thank you so much po sa pagtatapos ng bawat part ng bawat content ko na to. To God be the glory po. God bless us all po. And ingat po tayo palagi. Thank you so much po talaga. Amen.